In this video, maiba muna tayo. Magre-review lang ako ng isang move to earn kasi medyo marami pa din ang may interest sa mga ganito dito sa Pilipinas. Remember, nasa top 5 ang Pilipinas sa mga bansa na gumagamit ng Web3 and most of them are play-to-earn users. Although hindi pa mainit ang narrative ng mga play-to-earn or move-to-earn, pero yung other side na yon ng crypto, marami pa ding development na nagaganap. Like sa Axie Infinity, meron silang bagong development. So dito magre-review lang ako ng isang move-to-earn para sa mga tao na interesado pa din sa mga ganitong laro. As always, this is not a financial advice. This video is for educational purpose only and always do your own research pa rin. Now we will talk about Ezzy Game. Medyo matagal na rin ito, last year pa siya na launch bandang November 2022. So ang Ezzy Game, isa siyang mobile application game na merong combination ng move-to-earn and play-to-earn using Web3 technology. Dito, ang mga users makakapag-earn ng Ezzy token by either walking or running. Para sa mga ayaw naman lumabas ng bahay, may options dito to play a simple game. Ang app daw nito ay gumagamit ng special proof of walk algorithm na nagtatrack naman ng user activity and reward them with Ezzy tokens. Ang pinopromote kasi ng mga ganitong move to earn is yung healthy lifestyle by rewarding users for their daily activities. Ang advantage naman daw ng application na ito ay mas pinasimple siya kumpara sa ibang mga move to earn sa market. Dito sa website, makikita yung information sa uniqueness page. Katulad ng It's Simple and Fun na ang game daw ay nakafocus on the main activity of earning rewards for walking, running, and performing simple actions na hindi kinakailangan maging komplikado. Wala din daw itong excessive mechanics. Marami pa silang ibang features dito like a flexible burning system ng tokens para ma-maintain yung stability and prevent oversupply. Sa pagre-register naman sa game, madali lang din siya. Ida-download lang natin yung application sa App Store or Google Play. Pagkatapos natin i-download, magre-register lang tayo gamit ang email. Same procedure lang naman sa iba. Magsisend yun ng confirmation code sa email natin and we just have to confirm it. After we register, makakapag-umpisa na tayo. Na-try ko na yung mobile app, meron kasi sila ditong free trial para ma-experience muna natin yung game. Ibig sabihin, meron tayong sneakers na magagamit at sinisimulate nito yung game itself. Na habang ginagamit natin yung trial sneakers, mag-earn tayo ng rewards. However, nakalock yung rewards na na-earn natin unless mag-i-invest tayo dito sa game. So for example, ang trial sneakers na ginamit natin ay rare at nagkakahalaga siya ng 1,000 Ezzy token. Kailangan natin bilihin yung rare sneakers na yon para ma-unlock yung rewards na na-earn natin sa trial sneakers. Ganun yung sistema. Dito sa app, meron tayong dalawang game modes. Itong training, ito yung kailangan lumabas at maglakad-lakad. Pero 10 minutes lang per day yon per sneakers. However, kung marami tayong sneakers, then we can train more than 10 minutes. Ito namang game mode dito, para lang siya sa mga ayaw lumabas pero gusto mag-earn dito sa laro. Then we can use this. Dito naman sa factory kung saan makikita natin yung iba't ibang sneakers na pwede natin bilihin. Same lang din naman ito ng ibang NFT game na bago natin magamit kailangan natin bumili ng NFT. Bag, dito natin makikita yung mga sneakers kung meron tayo. Ito naman yung promo code, magagamit natin yan if we want to invite others to play this game. Then yung settings. Ang isang sneakers meron lang siyang 1 energy per day. Ang 1 energy na yon, makukonsume natin in 10 minutes sa training or playing the game. At nare-restore naman ang energy every 24 hours. Na-try ko na yung training mode dito at ito yung na-earn ko, 1,100 Ezzy token for 10 minutes. Madali lang naman siya, same with other move to earn lang yung proseso. Tinatrack niya yung steps natin and then nagje-generate siya ng rewards. So paano naman tayo maglalagay ng funds dito? I-click lang natin ito at meron tayong address. By the way, ang Ezzy token under Binance Smart Chain Network ito, we can deposit BNB or USDT BEP20 at makakabili tayo ng Ezzy token dito sa app directly. Madali lang yung proseso kasi maganda yung pagkakadesign nila sa app. Halos parehas din sa ibang mga Web3 application kung saan merong deposit, withdraw, and swap. So once na makapag-deposito tayo ng BNB or USDT, dito lang natin isa-swap yon to Ezzy token. At kung mag-withdraw tayo, same process lang din. Kung gusto natin mag-withdraw papunta sa Binance or any wallet like MetaMask or Trust Wallet, pwede rin dito yon. At ang minimum na pwedeng ipasok natin dito sa game
ay $30 for one sneakers at makakapag-earn tayo doon ng $33 for 10 days. Hindi siya ganun kalaki, pero it's more achievable, mas realistic. Yung token naman nito na Ezzy, ito yung game token, ang primary use case niya sa game. Ito yung ginagamit para makapag-obtain ng sneakers at ito din yung reward na matatanggap ng mga users. Although sinasabi sa CoinGecko na meron itong max supply na 1 billion, pero based on tokenomics na pinrovide nila dito sa website, ang emission ng Ezzy token is unlimited. Pero to maintain the stability, nagbe-burn sila dito ng mga excess tokens. At magagawa naman nila yon by providing limitations on sneakers productions, continuous adjustment in the Ezzy amount required to obtain sneaker based on liquidity pool ratio. Actually, kompleto naman yung instruction nila dito sa website, pati sa white paper, detalyado din yung explanation about the game. However, sa ngayon kasi, hindi pa mainit ang mga move to earn or play to earn sa crypto, although continuous ang development sa area na ito ng crypto, and soon, puputok din ulit ito, and probably one day, merong play to earn or move to earn na lalabas na makaka-attract ulit ng maraming users including whales and retails para hilahin ulit ang crypto gaming pataas. Ganun naman. Kaya hindi natin ito pwede i-disregard na lang or sabihin na play to earn is dead kasi hindi siya masyadong nahahype ngayon. If you are paying attention, there are some big brands in the gaming industry that still developing a game for Web3 and Metaverse. So yun lang ang review natin for today para sa mga taong interesado pa din sa mga move to earn. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.